Si General Antonio Luna at Dr. Jose Rizal ay dalawa sa pinakamahalagang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Naging matalik silang magkaibigan dahil sa kanilang advokasya na makalaya ang ating inang bayan mula sa mga banyaga. Ngunit, alam nyo ba na muntikan nang magduelo si Rizal at si Luna? Siguro iniisip niyong si Luna ang naging dahilan ng alitang ito dahil nakita niyo sa pelikula kung paano siya magsalita. Aba, dyan kayo nagkakamali at mukhang marami pa kayong dapat matutunan tungkol sa general. Kaya heto ang 13 bagay na maaaring hindi niyo pa alam tungkol kay General Luna. Una, matalinong estudyante. Sa kanyang panahon, nakilala si General Luna para sa kanyang galing at tapang sa digmaan. Ngunit, lingid sa kaalaman ng marami, matalino din ang sikat na general. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila sa edad na 15. Nag-aral siya ng pharmacy sa Santo Tomas at tinapos ang kursong ito sa Barcelona, Spain sa edad na 19. Sa Espanya, nakuha ng general ang kanyang titulo na Doctor of Medicine sa isang paaralan sa Madrid. Nag-aral din siya sa iba't ibang bansa tulad ng Belgium at France. Ikalawa, isang ganap na scientist. Nakapag-aral ng Bacteriology at Histology sa Pasteur Institute of Paris, France, si General Luna. Ito ang nagpalawak ng kanyang kaalaman sa larangan ng aghap. Umani ng parangal ang kanyang sulat tungkol sa chemistry noong estudyante pa lang sa Santo Tomas. Habang nakatira naman sa Espanya, nakapagsulat si Luna ng katha tungkol sa malaria na agad namang hinangaan ng Spanish government. Noong 1894, itinalaga siya bilang specialist ng communicable and tropical diseases sa Spain. Ikatlo, mahusay na manunulat. Hindi lang sa larangan ng agham nagpamalas ng galing si General Luna. Taong 1888 nang itatag ang La Solidaridad, isang pahayagan na pinamumunuan ng mga Pilipinong ilustrado sa Espanya. Layunin ng pahayagan ang pagreporma sa gobyerno ng Pilipinas at ng pamamalakad dito sa pamamagitan ng pag-publish ng iba't ibang literary compositions. Sa platapormang ito, ipinakita ng general ang angking galing sa pagsulat. Marami siyang isinulat na katha para sa pahayagan, dala ang palayaw na taga-ilong. Ika-apat, magaling sa martial arts at fencing. Sa pelikulang General Luna, nakita natin kung gaano kaasintado ang general sa digmaan. Pero hindi lang sa paghawak ng baril matinik si General Luna. Aral rin sa iba't ibang combat sports. Nasa kolehiyo pa lang ay nagpakita na ito ng galing sa martial arts at fencing. Nang umuwi si Luna sa Pilipinas, pagkatapos mag-aral sa Espanya, nagtayo siya kasama ang kapatid na si Juan ng fencing club. Tinawag nila itong Sala de Armas at isa sa naging estudyante niya, si Apolinario Mabin. Ikalima, meron siyang teacher na magaling sa war strategies at techniques. Si General Gerard Leman ay isa sa mga bayaning general sa Belgium noong World War I. Habang nakatira sa Belgium, naging estudyante si Luna ni General Leman. Tinuruan ng Belgian General si Luna ng guerrilla warfare at fortification sa ilalim ng kursong Military Science. Ang mga taktikang natutunan ni Luna ang ginamit niya laban sa mga Amerikano. Sa kasamaang palad, mas nauna pang namatay si General Luna sa kanyang guro noong 1899. Ika-anim, iniligtas siya ng isang bag ng barya. Isang araw, habang nakikidig malaban sa mga Amerikano, naramdaman ng general ang pagtama ng isang bala sa kanyang katawan. Agad umabante ang hukbong Amerikano nang makita ito at naisip ng general na patayin na lamang ang sarili bago pa siya maabutan ng mga Amerikano. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng isa sa kanyang mga sundalo na si Colonel Alejandro Avesilia at dinala sa kanilang kampo. Doon nakita ng general na hindi pala pumasok ang bala sa kanyang katawan dahil naharang ito ng isang bag ng barya na nasa kanyang bulsa. Ang pangyayaring ito ay itinuring ni General Luna bilang isang pinakaswerteng nangyari sa kanyang buhay. Ikapito, itinayo ang pinakaunang military academy sa bansa, ang PMA o Philippine Military Academy, ang pangunahing paaralang militar sa Pilipinas. Dito nang gagaling ang karamihan sa ating magigiting at matatapang na sundalo. Lingid sa kaalaman ng marami,
si General Luna ang nagtayo ng unang military academy sa bansa at pinangalanan itong Akademya Militar. Itinayo niya ito sa Malolos at hinikayat ang mga veteranong opisyal ng Filipino-Spanish War na turuan ng mga bagong rekrut ng disiplina at iba pang leksyon sa pakikidigma. Sa mga panahong iyon, nag-iimbak din sila ng mga armas at iba pang kailangan para maipanalo ang gera kontra Amerika. Ikawalo, muntikan ng makaduelo si Rizal. So heto na nga, ang labanang Luna at Rizal. Ano nga ba talaga ang nangyari? Habang nakatira sa Espanya, nakilala ng General si Nelly Boasted, isang half-French, half-Filipina, na siyang agad namang nagpatibok sa kanyang puso. Sinubukan ligawan ni Luna ang magandang dilag, ngunit nalaman niya na ang kanyang matalik na kaibigan na si Jose Rizal pala ang gusto ng babae. Noong 1890, dumalo sa isang reunion si Rizal at si Luna, kung saan nalasing ang General. Dahil sa impluensya ng alak, binastos ni Luna si Rizal at Nelly nang nakasalubong niya ang mga ito. Hindi ito nagustuhan ni Rizal at nag-away na nga ang matalik na magkaibigan. Walang may alam kung sino ang unang naghamon pero nagkasundo ang dalawa na tapusin ang away sa pamamagitan ng isang duelo. Sa kabutihang palad, hindi natuloy ang duelo ni Luna at Rizal. Agad na humingi ng paumanhin ang kapatid ng General na si Juan kay Rizal at tinanggap naman ito ng doktor. Matapos ang ilang buwan, sinulatan rin ni General Luna si Rizal upang personal na humingi ng paumanhin at ipakita ang suporta para sa kaibigan at sa kanyang nobyang si Nelly Boasted. Isipin nyo yun, muntikan nang magpatayan ang dalawa sa pinakamahalagang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa isang babae. Mabuti na lang at hindi natuloy. Ikasyam, mapagmalasakit sa kanyang mga sundalo. Kilala si General Luna ng kanyang mga sundalo bilang isang agresibo at istriktong leader. Ito man ang imaheng ipinakita niya sa kanila, hindi mapagkakaila ang malasakit ng General sa kanyang mga sundalo. Ayon sa historian na si Rene Alba, hinikaya ni General Luna ang Red Cross na makalikom ng pondo para mabigyan ng regalo ang mga sundalong Pilipino. Ginawa niya iyon para mapalakas ang kanilang moral sa digmaan. Ikasampu, bumuo siya ng isang elite na grupo ng mga marksmen. Tulad ng mga hukbong pandigma sa iba't ibang bansa, meron ding maituturing na special forces ang Philippine Army noong Filipino-American War. Ito ay isang maliit na grupo na kinabibilangan ng mga pinakamahuhusay na sundalo ni General Luna. Pinamunuan niya ang mga ito at binansagang Tiradores de la Muerte o The Marksmen of Death. Tinawag din silang Luna Sharpshooters ng mga Amerikano at nakilala para sa kanilang galing sa paggamit ng mga armas sa digmaan at pakikibaka. Sa katunayan, ang grupong ito ang nakapatay sa highest ranking casualty ng mga Amerikano sa Filipino-American War na si General Henry Ware Lawton. Ikalabing isa, nagplanong magtayo ng guerrilla fortress sa Mountain Province. Isa sa mga pinakamalaking plano ni General Luna noong Filipino-American War ay ang pagpapatayo ng guerrilla fortress sa Mountain Province. Ito sana ang magiging kampo ng mga sundalong Pilipinong lumalaban sa gera. Hindi rin ito basta-basta masusugod ng mga Amerikano dahil sa taas ng mga bundok. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Aguinaldo ang planong ito ni Luna kaya hindi ito natupad. Ang nakakatawa noon, ayon sa chief engineer ng proyekto na si Alejandrino, hindi sana palipa-lipa na matataguan si Emilio Aguinaldo noong pinaghahanap siya ng mga Amerikano kung pinayagan lang niya ang paggawa nito. Ikalabing dalawa, hinangaan ng mga sundalong Amerikano. Maraming sundalong Pilipino ang humanga sa tapang ni General Luna sa digmaan. Itinuturing siyang idolo ng ilan at isang inspirasyon para sa mga Pilipino. Pero hindi lang tayo ang humahanga sa matapang na General. Kalaban man noong digmaan, hinangaan din siya ng mga sundalong Amerikano. Mataas ang respeto ng hukbong Amerikano kay General Luna. Kaya naman, marami sa kanila ang nagbigay ng parangal nang malamang namatay na siya. Ayon kay General Frederick Funston, isa sa mga leader ng hukbong Amerikano noong digmaan, si General Luna ang pinakamagaling at pinakaagresibong pinuno ng Republika ng Pilipinas. Ikalabing tatlo, kinatatakutan hanggang kamatayan.
Dahil sa pagiging stricto at agresibo na general, may ilang mga sundalong Pilipino ang hindi nagustuhan ng kanyang pamamalakad. Pero hindi lang mga sundalo ang may galit sa kanya. Gaya na nakita natin sa pelikula, maraming beses ding hindi sumang-ayon ng presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo sa kanyang mga plano. Taong 1899 nang inatake si General Luna ng sundalong inutusan ni Aguinaldo. Tinatayang nasa 10 o higit pang mga sundalo ang pumaligid sa kanya. Sinaksak siya at binaril ng mga ito hanggang siya ay namatay. Pero hindi naging madali ang ginawa nilang pagpatay sa general. Sinusubukan pa niyang lumaban at iputok ang baril sa mga kalaban pero wala siyang natamaan. Kinakagat-kagat niya ang kanyang ngipin at hinigpitan ang mga kamao sa galit. Nang tuluyan na siyang napatumba at binawian ng buhay, agad siyang umikot pa kanan. Natakot ang mga pumatay sa kanya sa reflex niyang ito. Napaatras sa mga nasa harap sa pag-aakalang babangon pa ang general at napatumba ang mga nasa likod nila dahil dito. Ipinakita lamang ng general na kinatatakutan siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Matapang, matalino at makabayan. Ilan sa mga kalidad ng isang magaling at magiting na general. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang impluwensya ni General Antonio Luna sa hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. Hindi na ito mabubura sa kasaysayan at mananatili siyang isang inspirasyon sa bawat Pilipino. Ano masasabi mo tungkol sa general matapos mapanood ang video? Alin sa mga munting kaalaman ang pinakanagustuhan mo? Kung sakaling natuloy ang duelo ni General Luna at ni Rizal, sino kaya sa tingin mo ang mananalo? I-comment ang iyong sagot sa baba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Mubli YouTube channel at pindutin ang notification bell.